ayon umano sa mga taong dumarayo dito, kakaiba daw ang tubig na to na kulay asol at napakalino na tubig dahil dinarayo daw ito ng iba't ibang klaseng tao. Saksihan natin ang misteryo sa lugar na to. Naging usap-usapan ang isang misteryosong ilog sa isla ng Mindanao sa Barangay Talisay, Hinatuan. Bukod kasi sa dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo dahil sa asul at napakalinaw nitong tubig na halos malakristal, ay may mga itinatago ring misteryo ang lugar na ito. Ayon sa mga taga rito ay sa ilog na ito naninirahan ang mga diwata, duwende, na nagbabantay at nagpapanatili sa ganda ng ilog. Ito ay ang Enchanted River ng Surigao del Sur. Sa pagitan ng barangay ng Talisay at tahimik na bayan ng Kambatong, ay matatagpuan ang isang ilog na dumadaloy patungo sa karagatang Pasipiko. At ang ilog na ito ay tinaguriang Enchanted River dahil sa isang malaking palaisipan at misteryo sa mga taga rito ang natatanging ganda ng ilog na parabang sinotoshop dahil sa perpekto nitong kulay at ganda na hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Gayun din ang ilang mga hindi maipaliwanag na pangyayaring nagaganap sa nasabing lugar. Ayon sa isang taga rito, mula raw noong bata pa siya ay hindi nagkaroon ng pagbabago sa asul at luntian na kulay ng tubig. At ang ganda nito ay nananatili kahit pa ilang malalakas na bagyo at sakuna na ang nagdaan sa lugar. Pinaniniwalaang ang mga diwata, engkanto at sirenang tagapagbantay ng ilog ang nagpapanatili sa ganda at kabusilakan nito kaya hindi ito nasira kahit ilang sakuna na ang nagdaan. Ayon rin sa kanila, sa tuwing mahahawakan ng mga diwata ang tubig, ay palinaw ito ng palinaw at sa sobrang linaw nga ng tubig rito ay kaya mong matanaw ang ilalim ng ilog. Sa ilog ay may mga parting malalim na hindi pa nararating ng sinuman matapos ang ilang ikinasang exploration na isinagawa ng mga professional divers. Ayon sa mga lokal dito, doon raw sa mga parting hindi pa nararating ng mga tao naninirahan ang mga sirena, diwata, duwende at iba pang engkanto na tagapagbantay ng ilog. Bukod sa kulay at ganda nitong hindi nagbabago, ay may iba pang karanasan ang mga tao rito na magpapatunay na ang ilog raw ay tunay na misteryoso. Ayon sa isang mangingisda sa lugar, dito raw ay nakakakita sila ng mga isda na hindi mahuli-huli kahit sa papaanong paraan. Pinaniniwalaang ang mga ito ay alaga ng mga engkanto na naninirahan sa lugar kaya naman tinigilan na nila ang pagsubok na huliin ang mga ito. Bagkus ay inalagaan nila ito bilang pagrespeto sa mga engkanto na pumuprotekta sa kanilang ilog. Tuwing alas 12 ng tanghali ay pinapatugtog ang Hinatuan Hymn sa mga speaker at kapag narinig ito ng mga tao na lumalangoy sa ilog ay dali-dali silang umaahon dahil ang mga isda ay lumalangoy papalapit sa pampang upang kumain. Pinapakain ng mga isdang ito ng caretaker at lifeguard sa lugar ng kanin at tinadtad na laman ng pusit, octopus. At matapos kumain ay lumalangoy na ang mga isda pabalik sa kanilang pinanggalingan at hindi na muling masasaksihan pa. Ang gawaing ito ay kinukonsiderang isang ritual sa lugar na ginagawa mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, kung kaya't mahigpit itong sinusunod bilang pagbibigay galang sa mga engkantong tagapagbantay ng ilog. Samantala, ang ibang mga turista ay dumadaing ng sakit ng katawan o pangangati matapos maligo sa ilog. Ayon sa isang tagapagbantay dito, maaaring ang mga turistang ito ay iyong mga maiingay at walang pagrespeto sa lugar kaya sila pinarusahan.
Ngunit hindi raw kailangan matakot dahil ang tanging pangontra dito ay ang pagbibigay ng kaukulang galang sa sagradong ilog. Huwag lamang masyadong magingay at panatiliin ang kalinisan nito. May iilan ring mga kwento kung saan may mga sumubok abutin ang pinakailalim ng ilog ngunit hindi na muli pang nakaahon. Sinasabing ang mga ito raw ay kinuha ng mga engkanto at nilalang na naninirahan sa pinakailalim na parte ng ilog na hindi pa naaabot ng sinuman. Dahil dito, pili lamang ang mga lugar kung saan maaaring lumangoy ang mga turista at bakasyonista. Tuwing alas 5 ng hapon ay pinapaahon na ang lahat at hindi na pinapayagang lumangoy ang sinuman sapagkat ang oras na ito raw ay para sa mga diwata, duwende at iba pang engkanto na naninirahan sa ilog. Ayon sa ilang mga eksperto, maaring ang malalim na parte raw na sinasabi ng mga taga rito ay ang parte kung saan nagtatagpo ang ilog at ang karagatan. Dahil ang tubig nga sa ilog ay dumadaloy patungo sa karagatang Pasipiko. Maaring ito raw ang dahilan kung kaya't may ilang parte ang ilog na hindi pa naaabot ng sinuman. Ang mga pangyayari nga kaya na ito ay kayang ipaliwanag ng siyensya o patuloy itong mananatili na isang malaking misteryo. Kung ito nga ang dahilan ayon sa mga eksperto, bakit sa tinagal-tagal ng panahon ay hindi nagbago ang kulay ng ilog kahit ilang sakuna na ang nagdaan? Paano ito nananatiling malinis at malinaw? Ano rin ang kapaliwanagan sa mga turistang lumalapastangan sa ilog na dumadaing ng sakit ng katawan o pangangati matapos nilang lumangoy dito? At paanong tuwing alas 12 ng tanghali sa tuwing pinapatugtog ang hinatuan him, ay lumilitaw ang daang-daang mga isda na kamangha-mangha ang kulay at ganda sa pangpang, at pagkatapos ay hindi na masasaksihan pa. Iba't ibang henerasyon ng mga naninirahan sa ilog ang may iba't ibang karanasan at patunay na ang ilog ng hinatuan sa Surigao del Sur ay pinapangalagaan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Anuman ang kapaliwanagan sa mga misteryosong pangyayaring ito, isang bagay lamang ang malinaw. Ang lugar na ito ay isa sa mga yaman ng ating bansa na dapat nating pangalagaan upang masaksihan pa ng mga susunod na henerasyon ang natatagong ganda at misteryo ng Enchanted River sa Surigao del Sur.